Hello mga kabarangay, kumusta kayo? Kami ay narito ngayon sa hindi ko alam kung anong lugar. Ang sabi dun sa baba ay papunta daw sa castle, so akyat kami doon. Ayan, yeah. Ayan na si Manong. Oh, there's a cow. Hello. Yes. Yan. Dito kami sa taas mga lods, isa-isang farm. Ayan, kung naririnig nyo, may mga. Ayan yung mga baka. Yan. Ganito yung pastulan nila dito. Ayan, nasa na yung castle. Nandito kami sa taas daw to ng papunta ng castle. Ewan ko. Basta, ito yung adventure namin ni Yoda. Yan ay Bear Brewery. Yan yung may plug na yan. Ano yan? Lutuan na. Pagawaan ng beer, ng serbisa, at saka ng mga whiskey. Oh, ayan guys, ang taba-taba ng kanila mga bakita. Ayan. Oh, ayan, pag may scooter ka, pwede kang umakyat dito. Pero, pag dyan ka galing, katulad niya, tinulak niya yung scooter niya. Kasi hindi kaya ng scooter ang paakyat. Sobrang tarik. Ayan. Ayan, oh. Tutulog na yung mga baka. So, nandito kami ngayon ni Yuda sa, papunta daw ito ng castle or ng palasyo. Ewan ko. Ayan, oh, ganyan katarik guys, oh. Ayan. Sobrang tarik. Ayan. So, panibagong way naming dalawa ni Yuda dito sa taas. At napakarami ditong mga wild cherries or yung mga cherries na nabubuhay lang sa, ano, sa kagubatan. Kaya, maasim. Pero masarap siyang gawing syrup. Lagyan mo lang ng asukar, iluto. 1:1 or 1:2. Ganon. Pag sobrang asim, 1:2 guys. Ay, nako. Ayan. Ayan na si Yuda. Oh. Lahat naman ng kung ano-ano sinisinghot. Ayan. So, ito na. Kwentuhan na muna tayo. Oh, ano ba yan dyan? Matingnan nga namin ni Yuda kung ano yung nandito. Halika kayo, samahan nyo kami. Ewan ko kung ano yan dyan. Manood lang kami. Ay, ano lang pala dito. Yan. Ewan ko, basta. Libreng ano. Libreng pasyalan. Kung gusto mong mag-picnic ng ganitong oras. Pero bawal magluto. Bit-bit ka na lang ng mga luto. Tara na Yuda. Ang dami mong ano. Pasakalye dyan. Ayan, samahan nyo kami. Nandito kami ngayon sa isang tagong lugar. Ayan o, pupunta kami doon. Nakita nyo yun, may kulay puti na bakod. Doon kami pupunta. So, samahan nyo kami. Sabay nating tuklasin kung ano ang dulo ng iyan. Yan. Hindi namin alam kung ano yan kasi first time kong nandito. Ayan guys, oh, ang ganda kasi may upuan. Oh. Pag napagod ka, upo ka lang dyan. Nasa ilalim ka ng pinakamalaking puno ng kahoy. Ewan ko kung anong kahoy iyan. Ah, birch tree pala yan guys. Ay, yes ko Lord. Hiningal ako. So ayan. Dito samahan nyo kami ni Yuda. Aakyatin natin yan. Kung anuman iyan. Isasama namin kayo. Sabay-sabay tayong tuklasin ang sikreto ng daan na ito. Charot. Kasi guys, wala akong alam. So, first time namin dito. Kaya sabay-sabay tayo. Sabay nating panuurin at tingnan kung ano ang mga nandyan. Ayan, pabalik na sila. So, kami ni Yuda, bababa kami doon mamaya. Tapos, uwi na. O kung kaya doon, bababa kami. Kasi,
Sabi, papunta daw ng palasyo. Eh baka mamaya papunta na ng iwan ko yan. Ayan, may isa pang daan dito. May isang daan dyan. Oh, yan. Maraming exit, mga lods. Baka, baka ito ay papunta sa ano? Sa taniman ng grapes. Ayun. Ang lalaki ng mga puno dito, guys. Ewan ko kung anong mga puno yan. Napakalaki. Matanda pa to sa mga kaluluhan natin. Ayan, ang ganda lang kasi ngayon-ngayon, ayun oh, doon lumubog ang araw. So, ayan. Kung napapansin nyo, tingnan natin yung araw na yan kung saan siya pupunta. Okay. So, ayan, kwentuhan muna tayo. Ay, nako. Bago ka makarating dito sa lugar na to, ang daming mga pagsubok. Ang daming gastos. Oh. Ako gumastos ako ng 300K para lang makarating dito. Kasama na, na dyan yung binayaran ko na ano, pag-aaral ng Spanish sa Cambridge University. So, ayan. So, ayan, guys. Mga bahay na pala yan nandyan sa baba, oh. Tingnan nyo. So, ayan, dito. Ah, parang treehouse pala to, laruan ng mga bata. Ayan, oh. Spielplatz daw. So, treehouse. Laruan ng mga bata. Ayan, oh. Yan. So tingnan natin kung saan to kung saan tayo makakalabas. Ay, meron palang ano dyan, guys. Oh. Merong bunker. Yan. Oh. May bunker pala dito. So mga ganyan na mga bagay, bunker, pag may bunker sa isang lugar, ibig sabihin, sakali mang magkaroon ng gyera, lalo na pag may missiles or nuclear, dyan sila lahat papasok. Ah, bahay na pala dito, guys. So, ayan na. Iwan ko kung saan na kami nito. Uwi na kami nito ni Yudo. May laruan pala dito yung mga bata. Ayan, oh, naglalaro sila. Ayan. Tapos ito naman ay mga bahay na. Okay. So tama nga, ang lusot nito ay doon sa may plantation ng grapes. Ayan. Mga lods. Hindi na namin alam ni Yuda kung nasaan na yung palace. Nasa likod na yata. Okay. So yung mga tao na uwi na. So, kami naman ni Yuda ay uuwi na. Yan ay doon, oh, sa may dulo. Ito may daanan din dito pababa. Ang baba niyan, guys, ay laruan ng football. Yan. Dito tayo dadaan. Bababa tayo dyan, oh. Dito. Dito. Kasi marami namang exit. Meron doon, meron din dito. So, dito kami mag-i-exit ni Yuda. Ayan. Dito tayo exit, Yuda. Ayan. Dito kami mag-i-exit. Pababa. Ayan. So, madilim na. Ayan, tingnan nyo. Nasa kagubatan pa kami ni Yuda. Tabi-tabi po. Pasensya na kayo. Pray ko, Lord. Saan tayo nito dadaan? Ayun yung daan pababa, guys. So, ayan. Bababa kami ni Yuda dito. Sabayan nyo kami. Dahil wala kaming alam. Pag nagkamali kami ngayon, babalik kami pataas. Diyos ko, Lord. Ayan lang naman yung daan, guys. Oh. Malapit lang. So, bababa kami ni Yuda dito. Ayan. Madilim na talaga. Teka, sandali ha. Lalagyan natin ng flush. Ayan. Ayan. So, ayan na. Kasi madilim na, nandito pa kami sa kagubatan. So, pasensya na. Ito yung adventure namin ni Yuda. Kahit gabi na, tuloy. Huwag ka nang mag-ano dyan, Yuda. Kasi hindi natin alam
Oh, ayan na pala yung daan. Thank you, Lord. At hindi tayo nawala. Ito yung problema ng mga taong mahilig sa galaan. Yan, pababa po kami. At kailangan dahan-dahan. At baka madulas ka kasi. Tingnan nyo naman, guys, oh. Matarik yung daanan. Tapos puro pa ano. Puro pa bato-bato. O, ayan. Ayan na. Nandito na tayo. Pababa na kami. O, ayan na. So, ayan. Marami palang daanan. Diyos mio marimar. O, ayan. Pababa. O, dahan-dahan mo dahat. Ako, baka madala mo doon sa ibaba. Nako. Hindi yan pababa na. Diyos ko, Lord. Tabang. Kung akong ano. Nako. Pag nagkamali ka dito, guys. Ayan, o. Diretso ka doon sa baba. Diyos mio marimar. Ayan, nandito na kami sa may ano, sa may football field. Ayan, patayin na natin yung ilaw. Kasi maliwanag na ng konti. So, ayan, mga lodi. Ayan na, nandito na tayo. Uy, grabe. Talagang bababa dito yung bilbil patch mo, guys. Oh, ayan, nandito na kami. Dito kami lumabas sa football fields. Ayan, oh, naglalaro sila ng football. Oh, ayan, guys. Ayan, so dito kami nakalabas ni Yuda. Sandali lang, Yuda, at makatiyag ilong ko. Hindi na tayo aakyat doon sa small hill. Ganyan dito, guys. So, uuwi na kami ni Yuda. Babalik na kami. Ayan na, tara, uwi na tayo, Yuda. So, uwi na kami. Hindi tuloy na tuloy yung kwento natin. Ang baho ng gasolina. So ayan, pauwi na tayo. Gabi na. Sa kagagala kung saan-saan naarating. Ayan, pauwi na kami, mga lords. O, anong kwento? Ayan. Okay, ito lang masasabi ko, guys, na sa lahat ng mga Pilipinong naging isang OFW, isa ako sa mga matatawag nating pinakamaswerte na nagkaroon ng napakabait na amo way back 18 years ago. Yan. Way back 18 years ago, guys, na magpahangga ngayon, ang pagkakilala sa akin ay pamilya pa rin. So, yun lang pinagpasalamat ko sa Diyos na sa dinami-dami ng taon na nasa labas ako ng bansa, may taong tatawagin kang isa kang parte ng pamilya namin. So, I was so thankful and I'm very thankful until now sa pamilyang ito. Kasi, hindi ako pinagkaiba sa miyembro ng kanilang pamilya. So, ganun lang, guys, ang buhay ng isang OFW ay paswerte-swerte lang. So, doon sa mga nagkaroon ng mga among di maganda, yun yung nakatakda sa ating mga palad. So, kung kaya pang iuwi, uwi ka na lang. Kasi, hindi mo alam. Pag alis mo, nakapaa ka. Pagbalik mo, nakakahong ka na. So, yan ang masasabi ko lang. Hanggat maaga, umuwi kayo. Kasi, lalong-lalo na sa bandang Silangan, ang mga OFW'ng napupunta doon ay isang tinatawag na para kang hindi para kundi
binili kanila. Binili kanila dahil nagbayad sila. So susulitin nila yung perang binayad nila doon sa ahensya. So pag hindi ka maswerte, hanggat maaga, umuwi ka. Hanggat buhay ka pa. Kasi umalis tayo sa bahay natin, sa bansa natin, dala-dala ang pangarap. Pagkatapos, babalik tayo sa bansa natin, patay na ang pangarap, nakakahong ka na. Ano pang magagawa, di ba? So kung hindi maganda ang trato sa iyo ng amo, hanggat maaga, uwi ka. At sumubok ka ulit, pero hindi na sa bansang pinanggalingan mo. Sumubok ka sa iba. Baka wala doon ang ano mo. Sa unang bansang pinuntahan mo, wala doon ang swerte mo. Maghanap ka ng iba, baka nandun. Ganyan lang guys. Kailangan din nating mag-isip. Kailangan nating maging positive. Kahit lahat ng sinubukan natin ay foro, palpak o failure. Sa sampo, may isa talagang perfect para sa'yo. Kaya ayan. Ito guys, ang sinasabi ko kaninang pabrika ng beer. Ayan o, tingnan nyo. Yan, pabrika po ng beer ito. Yan. At dito naman ay pabrika ng whiskey. Yan o. Sa bintana, tingnan nyo. Yan. Beer at saka whiskey. Mga famous na beer dito sa barangay. Charot. Ayan o, tingnan nyo guys o. Tingnan nyo yung nasa loob. Yan. Diyan ginagawa ang processing ng beer. Yan, ganyan. Brewery. Yan. Diyan binubrewed ang beer. Or ang oats or sibada. Or anything that can make beer like sorghum. So, ayan. O kaya naman, mga prutas na pwedeng gawing beer. Kasi ang apple ay pwedeng gawing beer. Kahit anong prutas pwedeng gawing beer. O gawing maiinom na may alcohol. Through, paano ba? Yung, ano tawag doon? Kalimutan ko, kayo nang bahala. Fermentation guys, yun. Through fermentation. So, yan. Okay? So, sa mga kapwa ko OFW, ha? Sa mga hindi sinuswerte, umalis kayo sa bansang pinagtatrabahuan nyo kung wala kayong swerte. Pumunta kayo sa ibang bansa na open at baka nandun ang tunay nyong swerte. O, diba? Katulad ko, nung nasa Singapore ako, maswerte din naman ako sa mga amo, guys. Hindi nga lang sa sahuran. Hindi ako maswerte sa sahuran. Konti lang. Pero, lahat ng naging amo ko sa Singapore ay isa ako, pinagkatiwalaan akong isang miyembro ng pamilya. Yun. Maliban lang dun sa isa. Yun lang. Mabait naman siya, pero pag sinabi ng kaibigan niya na, ay ganito siya, huwag mong ganyanin, huwag mong ganyanan. Ayun, wala siyang sariling desisyon sa buhay. Kaya napagalitan ng asawa. Ayun. Buti pa yung asawa may isip. Yung babae, Diyos me, yung marimar, baliw. O, ayan na. So, ayan, kung gusto niyong pumunta sa ibang bansa, sa abroad na tinatawag, mag-isip kayo ng 1,000,000 bisis, lalong-lalo na sa bansang silangan. Mag-isip kayo ng milyon-milyon, kasi hindi lahat ng magiging amo o hindi lahat ng magiging kapalaran natin ay iisa. Sa 100 guys, 10% lang yung may mabait na amo. The rest, wala natin, hindi natin alam kung makakabalik ka ng buhay o nakakahon. Ganun lang. So dito sa bansang sa kontinente ng Europa ay hindi rin lahat ng amo ay mabait. Paswerte pa rin kahit saan ka. So ayan.
Sana nagustuhan nyo yung kwento ko. Uy, wag yan. No. Go. Yoda, stop it. I said no. Come on. No. Stop. He will bite your dog. No. 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 You're not good to him. Stop it. Stop it. You stop it. Stop that. Hey. You're naughty. Yan, gusto niyang kagatin yung isang aso. Mahirap na guys, mahal yung bayad dito. Mabait yung aso nila, pero ito hindi. Mabait siya pag nakikilala niya na yung aso, yung kapwa niya. Katulad nung aso ng tiyahin ng tatay niya. Kaya kailangan mo na kilatisin bago siya ilapit. Kasi mamaya baka kagatin niya. Magkabayad pa tayo guys. Diyos mio, marimar. Mahal pa naman dito. Isang kagat. Baka libo-libo. Wag na. Okay, mga lods, mga kabarangay. So, andito na kami, pauwi na. Ayan, umiihi yung isang bata. Tingnan nyo, guys. Tara! Nakasakay siya sa, ewan ko ano yan. Parang isda. Nakaupo pala siya sa isda. You want water, Yuda? I'm not sure. Baka mamaya galing sa sapa yung tubig. Mapagalitan tayo. Delikado kasi yung sapa nila dito guys kasi may merong algae o algae na nakakamatay para sa mga aso. Oh, ayan. See you again. Papauwi na kami ni Yuda. Hanggang sa muli. Maraming salamat sa inyong panunood at pakikinig. So ngayon, dito na kami dadaan ulit sa may Kalabasa. Bye-bye Kalabasa, uwi na kami. Thank you guys and see you again. Please don't forget to subscribe, like, comment at pakishare na rin ang ating video. And one last thing. Please don't forget to press that notification bell para updated ka sa mga bagong videong aming ia-upload. Bye! Have a nice day. God bless everyone.